Yeah, mga kasama, magandang umaga pong muli dito sa Miyerkules na edisyon ng Yes, Yoto Pasyo sa oras sa alas 11:08 ng umaga. Kami po ay sumasayo at Corny Ferdi Gasolito, Mr. Sex Appeal. O Pasyo na nagsasabi po sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng gat sa inyong tawan. Yan po, wala po si Miss Expose sapagkat siya ay meron siyang laad. Yan, okay. Kaya medyo lonely po ako. Kaya sa kung may time po kayo, baka pwedeng salahan nyo rito. Yes. Anyway, alam niyo po, kanina ay bumulaga sa akin noong aking binabasa ang mga dyaryo, ha, na ito palang ating Solicitor General at ang palasyo ay pinag-aaralan na itong claim ng mga tagapagmana ng Sultan ng Sulu dito po sa iginawad kamakailan lamang ng isang French Arbitral Court na award, ha, napakalaki po nitong award na ito. 14.92 billion, ha? 20 million, billion pesoses. Hindi pala pesoses. Dollars, US. So times, ano ba ngayon? 54 ba? Ano ba ngayon na winner? Tingnan mo nga, tingnan mo. Ito nga po ang aking nire-reklamo noon na noong nagkaroon tayo ng tinatawag na tagumpay, di umano, doon sa Permanent Court of Arbitration dito sa United Nations sa Convention on the Law of the Sea. Iyong sinasabi na ginagawad yung mga ilang portions ng South China Sea na exclusive economic zone ng Pilipinas ay ang dami po na umepal. At sinasabing, uy, panalo na tayo dyan. Eh, bakit hindi inaasikaso ng pamahalang Duterte yan? Bakit hindi kine-claim yan? Ang dami pa nga. Eh, girahin na natin yan. Girahin yan eh. Takot na takot mag-ROTC. Gusto makigera sa China. Hira kayo. Ngayon yung idepensan ka, ano ha? Ay, ngayon kayo mag-volunteer. Galit na galit kayo sa China. Mag-volunteer po kayo. Pumunta kayo sa Taiwan para pag-kinera ng China ng Taiwan, eh, naroon kayo, tumulong kayo. Galit na rin kayo sa China. Alam nyo po, eh, hindi po ganyan ang international law. Hindi po yan katulad ng domestic court na yan ay mayroong yung sheriff na mag-enforce ng mga judgments ng korte. Yan po ang jurisdiction, ang enforcement po niyan ay nasa consent ng lahat ng state, yung mga states na involved, sapagkat lahat pong estado ay sovereign. So, yun po ang prinsipyo dyan. Yung mga atat na atat po na, uy, nanalo tayo, arbitral court, ha? Enforce natin. Ang nagtataka lamang ako, bakit sila ay napakatahimik pagdating dito sa issue ng Saba. Eh, hindi ba pareho rin yan? Arbitral court din ang nag-decide. Itong French Arbitration Court. O pagkatapos, ibang bansa rin ang kalaban. Mamamayan ng Pilipinas ang makikinabang. Bakit na? Saan sila? At dating Associate Supreme Court Justice Antonio Carpio, na hat na hat dyan sa pagkapanalo daw natin dito sa Permanent Court of Arbitration. Nasaan si former DFA Secretary Albert Del Rosario? Hindi pinapasok sa Hong Kong. Nasaan? Bakit tahimik? Eh, pareho rin naman ang sitwasyon. Buti na lamang po, nung humingi ng tulong, itong mga tagapagmana ng Sultan ay binigyan naman ng atensyon. Hindi po naman pa sinasabi dito ng ating pamahalaan na sila ay tutulong. Ngunit, sila po ay sinusuri na po nila itong claim nitong
mga tagapagmana nga ng Sultan ng Sulu na siyang sabi nila renta daw yung ibinigay nila sa North Borneo, British North Borneo Company na a predecessor in interest naman ng Republika ng Malaysia. Kaya sabi renta, amin pa rin yan hanggang ngayon. At tumigil po kasi yung bayad ng renta noong may nagkaroon ng parang kaguluhan doon na yung mga at tauhan yata ng Sultan of Sulu ay parang gustong i-take over. Nagkaroon po ng barilan doon at may mga namatay ng mga followers ng Sultan at ng mga magkaanib din ng military ng Malaysia. Ganun din naman. At maganda nga po na ito ay sinusuri na nga para tingnan natin kung anong legalidad nito. Ang nagtataka lang talaga ako, bakit yung mga maiingay dito ay napakatahimik ngayon. Tayo rin naman ang makikinabang. Kung yan ay, although private claim yan, mamamayan pa rin yan ng Pilipinas. Itong mga nagkiklaim na ito. So, maganda naman at nire-review yan. Ngayon ay Solicitor General, dating Secretary of Justice na si Menardo Guevara. At tingnan po natin kung anong mangyayari. Tulungan sana itong ating mga mamamayan dito sa isyu ng Sabaan. Tagal na po nito kung inyong nagugunita. Pero kung nagugunita, 1968 yun. At 3 years old lang ako noon. Nababasa ko na rin lamang. Binalak pa nga sana nung tayo ay malakas, pinakamalakas sa Asia ng ating militar. Binalak pa ni Pangulong Marcos na i-invade yung Saba para mabawi sapagkat talagang ang paninindigan magmula pa po noong panahon ni Pangulong Diosdado Macapagal ay ang Saba ay parte ng Pilipinas. Walang iniwan po yan dito sa sinasabi ng China na ang Taiwan ay parte pa rin ng mainland China. So parang ganon din po ang claim natin dyan. Anyway, tignan po natin kung anong magagawa. At dapat pong maging maingay dyan, lalong-lalo na ngayon, ay si Senator Laila De Lima. Eh, bakit? Sabay, di ba? Diba? Sabi ni anyway, seriously. Seriously, hindi yung muntik nang makakuha ng assets yung mga abogado nung Sultan, doon sa Azerbaijan. Kanya lang merong konting legal moves ang ginagawa ng pamahala ng Malaysia. Siyempre, protektahan niya ang kanilang mga assets. Mga sovereign assets daw yun. Medyo nagkaroon ng stay. Pero abangan po ang susunod na kabanata dyan. At bago po tayo magpatuloy sa ating susunod na topic, kaya nais ko lamang kong ipagbigay alam sa inyo na ito po ang programang ito. Sampu ng ilang pang mga programa, lahat ng programa ng DWIZ 882 ay mapapanood po sa Free Digital TV Channel 23 sa Channel 27 ng mga digital black boxes katulad ng ABS-CBN na TV Plus, ng Afford the Box ng GMA7, ng Sulit TV sa Channel 27 po niyo matatagpuan ito. At syempre sa YouTube On Demand, FB Live, mga iba pang mga social media streaming platforms. Kaya kung gusto nyong maranasan ang aking sex appeal, ay mag-tune in na po kayo. Yan. Okay. So, mula sa Saba ay pumunta. At alam nyo, ito. Maganda rin ito. Ito ay international rin. At di ba kahapon nga ay tinalakay natin na itong si Pangulong Marcos ay nagpasya na pagkatapos niyang makonsulta ang kanyang mga legal eagles, ang kanyang legal team sa pamumuno ni Secretary Boying Rebulla. Sabagat ang Secretary of Justice po ang, yun nga, sinasabi namin, he's the number one legal advisor of the President. Siyempre, nandyan din yung Chief Presidential Legal Advisor sa katauhan ni Manong Johnny, the immortal Enrile. Nandiyan pa rin yung, sabi ko nga, dapat nandun yung soldier, pero tapos na yan. Pero ito imagine nyo yung muka ni Senator Bato. Yan, then imagine nyo, nakangiti siya. Yun po ang itsura ni Senator Bato ngayon. Sabagkat, masayang masaya siya na nagpasya po
ang kasalukuyang pamahalaan na wag na pong bumalik dito sa ICC o International Criminal Court. At kung atin pong magugulita, sa ASEAN countries, tayo lang pong kasali. Hindi po kasali ang Malaysia, ang Indonesia, ang Thailand, ang Vietnam. Wala sila dyan. ASEAN ang sinasabi ko, hindi Asia. Sabagkat kung ako'y hindi nagkakamali, kung ako'y hindi nagkakamali, ako'y tama. Na ang Japan po yata ay miyembro. Pero wala pong sa mga major countries ang miyembro po nitong ICC. Ang Amerika, hindi miyembro. Ang Russia, hindi miyembro. Ang China, hindi miyembro. Ang dami pong hindi miyembro nitong ICC. Ang Israel, na isang regional superpower, hindi rin na miyembro. In fact, alam nyo, sinasabi ko nga sa inyo, mayroon pong batas sa Amerika na kapag kinuha ng ICC ang isang opisyal o kahit sinong mamamayan ng Amerika ay pwedeng suguri ng hate para kunin yung taong yun. Sapagkat diminution of sovereignty nga itong ICC. Kaya hindi ko maintindihan sa ating mga kababayan, sinasabi na sila ay maapayan. Para lamang kasi nga ito ay na-ratify ng ating Senado bilang isang treaty o tratado. Ayan na naman tayo. Hindi po tarantado, ha? Tratado. Ha? Treaty. Kasunduan na tayo ay kasali na dyan sa tinatawag na Rome Statute. 2011 po ito. Alam na natin kung kaninong panahon yun. Ha? Kay Pangulong Noynoy Aquino, kung saan ang daming bulilyasong nangyari dito sa ating bayan. Ano? Sa 44 Yolanda. Yan, isa pang bulilyaso yan. Ngunit noong itong si Ngetpa, anong pangalan nun? Si Bensuda, Batu Bensuda, ay nangialam dito at sinasabing iimbestigahan daw yung drug war ni Pangulong Duterte. Napikon itong si Duterte, diba? He was very strong on independent foreign policy. Sabi niya, anong ICC, nagsisisi na ang Pilipinas. Kung bakit tayo pumasok dyan? ICC, alis na tayo. So, noong 2019, ay umalis po ang Pilipinas dito sa ICC. Withdraw ang pag-ratify. At nagkasuhan pa nga po yan, kung inyo natatandaan, sabi ng ibang mga ulalo, hindi ko pwede kumatras dyan nang hindi mo kinoonsulta ang Senate. Kasi nung niratifika yan, kasama ang Senate. Dapat yung pag-atras mo ay kasama ang pahintulot ng Senado. Pero sabi ng Supreme Court, di, mali kayo. Ha? Ang presidente ang chief architect ng foreign policy. At yung pagpasok po dyan, bagamat sa ilalim ng ating saligan na batas, kinakailangan ng 2/3 na boto ng Senado para maging tratado yan, kung uurong, hindi na po kailangan ang pahintulot ng Senado. So basically, sabi ng Supreme Court dun sa mga nagpetisyon na sinasabing mali yung pag-aalis ni Pangulo Duterte, mga tratado kayo. Yun ang sabi ng Supreme Court natin. Okay, so bakit pa tayo nga babalik dyan? Bakit? Hindi ko nga alam. Sabi ko nga sa inyo, sinasabi ng ibang makabayan daw sila, mahal nila ang bansang Pilipinas. Kung mahal mo ang bansang Pilipinas, bakit mahihintulutan mo ang isang grupo ng mga banyaga na pakialaman yung ating sistema rito sa Pilipinas? May mga korte naman tayo. May DOJ naman tayo na iniimbestigahan yan at pagkakaroon na nga ng findings. Yung mga nang-aabuso, katulad nung pumatay doon kay Kian. Ano apelido ni Kian? Si Piano ba? Hindi, artista yun eh. Basta si Kian. Buhay pa pala. Si Kian si Priyan. Mga iisip ko dyan. Ang bihira ako. Di ba nakukulong? Ano ba naman yan? Pag may gumagawa ng abuso dyan sa war on drugs, ay kinukulong. Ngunit, natutuwa po ang inyong abang lingkod na kahit
hindi ganon kaingay without much fanfare ay tinutuloy ni Pangulong Marcos itong war on drugs. Kailan lang, di ba? Napakalaki nung ano, nung nakulimbat na halaga ng droga. So, tuloy-tuloy yan. May mga safeguards against abuse. Huwag nang panghimasukan ng mga banyaga na wala namang alam sa ating kultura, sa ating sistema, sa ating judicial system. Tama na yan. Kaya nga, etong sabi ni Senator Bato, sabi niya, hindi na daw niya nakikita ang pangangailangan na bumalik tayo sa ICC. Yan, sabi nga niya, kung ang Amerika, ang Russia, China, Israel, ayaw. Sino ba naman tayo para pumasok doon at papasukin yung ibang mga banyaga para pakialaman ang ating mga diskarte rito. Sabi nga ni Bato noon, hindi ako alam, pakialam dyan sa ICC. Sa mga Pilipino lang ako mananagot, sa mga hukuman na mga Pilipino ang mga magistrado. Sabi niya, why would I hand my future to these white and black men who do not know anything but only the biased information presented by Antonio Trillanes and company? Diba? Tama yan. Saludo tayo kay Senator De La Rosa na siya ay very vocal. Vocal ho talaga. Kasi kalbo Very vocal critics. Vocal. Kayo naman ho. Marami din naman pong mga tao na nagsasabi, bakit ba? Kailangan pa yan. Ang ganda-ganda ng takbo dito. Kaya ngang kay Denise, hindi kami nagkamali sa patuloy naming paniniwala sa ating judicial system. Ito nyo, yung rape, ilang beses na kaming labiko sa Department of Justice. Kami po ay dumulog sa hukuman at nagkaroon po kami ng justisya. Kaya lang, alam nyo, mamaya magka-press con po kami. Sabagkat, may mga reports po kami, gusto namin kumpirmahin para manawagan na rin kay Justice Secretary Boying Remulla na lumiham na po yung ilang mga kasama kong abogado sa DOJ saka sa City Prosecutor ng Taguig para ipatupad na yung sinabi ng Court of Appeals. At nagpahayag naman po publicly si Secretary Remulla na sila'y susunod doon po sa pinag-uutos. May nawawala daw yung mga papeles. Anong klase yan? Hindi naman ganun katagal. Ongoing case. Nagtuturuan eh. Sabi ng Taguig Prosecutor Office, kukunin po namin sa DOJ. Huwag kayong mag-alala kasi nag-petition for review kayo. Ipinanik namin yung file. Sabi naman ng DOJ, hindi namin mahanap. Ay, hindi pwede yun. Pambihira, official documents, hindi nyo mahanap. Teka muna. There's something rotten in the state of Denmark. Kaya alamin po natin yan. Hindi naman pwede yung pag-uutos ng hukuman ay hindi nyo ipatupad. At magpalagay na natin nawawala. Madali po namang i-reconstitute yan. Bawat panig naman po ay mayroong kopya. Meron kaming kopya. May case folder kami. Hindi po kami nagwawala. Yung kabila siguro naman hindi naman sila nagwawala ng mga case folder. Although, palagay ko si Mr. Bong Navarro ay nagwawala ngayon dahil mabigat ang mangyayari kung siya ay pangina ng rape, ha? Medyo hindi uubra ang pagiging gagamboy dyan, ha? Para mahustan mo yata yan. Hindi rin pwedeng maging lastik man, ha? Baka ibang hilahin sa'yo sa kulungan. Pagiging lastik man ka talaga. At sa lapang yan, mga kasama, ay magbabalik ang Yes Yes Show. Tapos pagkatapos ng mga commercials, si infomercials, ang pictures, patalasas, paalalahan po ay kasi news rat. Thank you, news rat. Plus report, cash in at sumang na natin ano ng pagkatsurbahan. Yes, yes, yes. 1, 2, 3, yama! Yes, yes, yo! Topa Show! Si Mr. Yes!
Yes, yes, you. Attorney Ferdy Tapasyo. Oh, yeah. Kasama si Binibining Tala Zaldivar. Yes, yes, you. Tapasyo. Sa ating pong pagbabalik ay narito na tayo sa ating paboritong bahagi na Pinamagatang. Pasensya na po kayo, nagka-technical problem ako sapagkat ako'y nasa La Isla Bonita. Nasa isang isla po kasi ako. Nagulat ako, biglang nawala. Kamoting may ulalo ang nangyari sa akin. Anyway, ang ating mga Twitter ranters ngayong araw na ito, unang-una si Tom Cruise, YYOT na, good morning, sabi niya. Sabi naman ni Alvin Jimenez, praise yourselves, review palms from EMO Pink Lawans are coming. Bahala sila. Alam nyo, yung mga taong ito, ang ano eh, akala mo kung sinong magagaling na gumawa ng mga pelikula, hindi nila naiintindihan yung symbolism, yung composite na character sa mise en scène. Bibigyan ko kayo ng crash course kung gusto nyo para hindi kayo mukhang ignorante dyan sa Made in Malacanang. Ang pelikula po, hindi katulad na i-reflect mo yung talagang-talagang nangyayari. Unless documentary yan, and documentary nga, may creative license pa rin. Marami po yan. Ha? Huwag kayong nagmumukhang eng-eng na kayo dyan sa pagsasabi nyo, bakit daw pinakita nagmamadyong si ganito, si ganoon, si ganyan. Talaga pong ganyan ang pelikula. That's called cinematic license. Ha? Symbolism yan. Ha? May allegory dyan. Marami yan eh. Ha? Anyway, sabi ni Vani, yes, yes, yun na. Yeba! Sabi ni Dick Wolf, Bagyong Rufa, magpapabaha ng iyak sa mga sinihan. Gusto ni Buboy, mararamdaman na mamaya ang tinatayang agwat ng alta presyon. Dahil nasa 150 over 120 hanggang 220 over 180. May tigok na yun ha, 220. Putok na ugat nun. Signal number 5 na sa heart center dahil sa atake sa puso. Yan ang ulat na wala ng panahon. Yeba. Sabi naman ni Richard Ruiz, oops, teka muna bago kayo manood ng Made in Malacanang, makinig muna tayo kay Mr. Sex Appeal at Anak ng Mayon. Dito lang sa Yes Yes Yoto Pasyo. Yeba na po. Sabi ni RG Chiel, gandang umaga po sa lahat. Let's pray sana walang war ang China versus Taiwan. Ay oo, i-discuss natin mamaya yan. Bigyan muna natin ang kwan, ano? Nang pugay din yung mga ibang nagsabi na nanonood sila. Ito si El Jose Juan o Long Days No Look. Ha? Si Pops Caloy ay naarito rin. Si Japoktin, akala ko wala na si Japoktin. Nandito pa pala si Temsky, si Jessel Aboyme, si Vanny, si Rami, si Rose Pablo, si Ginger, si Subconsciously, si RG Chell. Yan, ayong nabanggit natin kanina. Ito si Subconsciously ay ito yung sabi niya. Malabrand the broken kasi sila feeling know it all. Yang sa ano daw. Yang sa yung mga bumabatikos daw sa Made in Malacanang. Si Stiffneck, narito rin. Ha? Sabi niya, yan na ba ang tunay na pinagmamayabang nila? Yung daw katips. Ha? Ayan ba yung humakot ng awards? Yan. Ang ano daw, ang official trailer daw ng Made in Malacanang, 6.6 million views. Ang katips ay 278,000, okay? At ito pala, sabi ni Bitoy Tapsilog, ang the first Filipino film to be released worldwide this pandemic. Yan, sana sumunod na yung ating pelikulang Mama sa Pano naman. Pakita na natin ang tunay na istorya, di ba? Alam nyo, ang pelikula, ganun po talaga yan, ha? May punto de vista yan. Huwag nyong pilitin ang isang pelikula, punto de vista nyo. Gumawa kayo ng sarili yung pelikula, wala namang pipigil sa inyo. Ito pa, nakakatawa. Nagagalit si Tete. At dapat daw may magawa dyan legally. Sabi ko nga, sige, mag-demanda ka. Ako mag-volunteer na i-depensa yung Made in Malacanang. Tignan natin kung sinong mananalo. Kayo, palagay nyo, magpustahan nyo kung sinong mananalo sa amin ni Tente. Ha? Anyway, si Modern Man, nandito rin. Dusseldorf, Alicia, Elenita Delmo, nandito rin. At syempre,
Yung iba po ay hindi na natin na mababanggit sa dami po nito. Ano? Sino po bang makanarito? Ito si Luna. Narito rin po. Si Mayo Pizarro D. Ay narito. Nandito si Jenna. Si Kuya. Rules of Engagement. Narito rin. Etong si... Uy! Si Rolem 03 Chick. Ano na? Hindi na suspendido yung kanyang account. Welcome back, ma'am. My loves, Maoy, Green Force, Strange Defender 101. Hindi na mababanggit yan. Markado, hindi na natin babanggitin. Kit Yang. Si James Mayle, hindi na natin babanggitin. Yes, Jacob. Iron G, hindi na natin babanggitin niya. Si Bong Yambao, hindi na babanggitin. Andromeda Briones, at ang huling hindi babanggitin ay si Genom Alfredo, si Dam, at saka si JJ, ang ating first nominee sa Pogi Party List. At syempre, hindi nawawala si Michael Guy, si Attorney Raul, para si Ryan Ang, si Rolly Mendez Tomas. Yan ay hindi si Revy Agulan, nakikinig din siya sa ngayon. Si Alex Cruz, si Louis, si Nats Gamboa, si William Gatchalian, si Andrew Tan. Yan ang mga nakikinig ngayon. Siyempre si Katir Superalta, hinihintay ko pa rin yung joke niya. At si kapatid na Check Talay. Ayan. Palakpakan ka naman natin. Sana hindi magkaroon na naman ng technical problem. Okay, at yun nga sinasabi ko. Sabi ng isang ating Twitter ranter, huwag daw sanang magkaroon ng gera. Itong Taiwan at itong China. Sapagkat si yung palang kanilang Speaker of the House na pangatlo sa line of succession. Kasi may line of succession po yan eh. Halimbawa, may nangyari sa Pangulo, siyempre, alam naman nating lahat. Ano po yan? Ang papalit, siyempre, Vice President, as the name implies, Vice President. Pero paanong mangyayari kung sa Amerika ay presidente at vice-presidente mo wala? Dito po sa atin, pag nangyari yan, Senate President. Sa kanila pala ay House Speaker. Yan ang kanilang line of succession. So, kumbaga sa kuha, number 3 to sa line of succession, all not necessarily sa poder, ano? Siya po ay dumalaw sa Taiwan. Ito pong Taiwan, well, alam naman po natin ang history niyan, ano? Nagka-civil war po noon after World War II. Di ba ang Chinese dati empire yan, monarchy yan. Ang ruler niyan ay yung Emperor of China. Sometime in the 1930s, si Chiang Kai-shek ay nagtagumpay, nagka-civil war, naging republika ang China. Democratic Republic po yan sa pamumuno ni Generalissimo Chiang Kai-shek. Ngunit after the war, nung natalo na yung mga Hapon na nag-invade sa Manchuria at ilang parte ng China, Nanking, sa Shanghai, etc. Nabuhay ulit yung communist movement ni Mao Zedong. At na nagka-civil war, naglaban yung mga nationalist at saka yung mga communist. Natalo si Chiang Kai-shek. Siya ay lumisan at pumunta sa Taiwan at winarni. Noon ay wala pang kapasidad ng China na mag-invade ng Taiwan at kinampihan din naman agad ng Amerika at ng United Nations ang Taiwan. Ang nirecognize ay Taiwan at hindi China bilang representative sa UN. So nagkaroon po ng separate na state ang Taiwan, ngunit ang China sa pamumuno ni Mao Zedong at yung mga nag-succeed sa kanyang mga pamahalaan ay laging sinasabi, very consistently, na Taiwan ay still part of China at pag kayo ay nag-declare ng independence ay gegerahin namin kayo, puwersahan namin kayong ibabalik sa mainland China. Sabi naman ng Taiwan, siyempre medyo petiks-petiks sila, ayaw din naman nila ng gera, itili, kukuntil sila. Although malakas ang kanilang sandatang lakas. Pero umpisa nung na-recognize na po nung 1960s yata, kung hindi ako nagkakamali,
People's Republic of China bilang siya ang miyembro ng UN at sila ang kumakatawan sa mayoriya ng mga Chinese people ay nagkaroon po ang maraming bansa ng One China Policy. Ibig sabihin, binrake na nilang diplomatic relations with Taiwan. Ang kinikilala lamang nilang China ay isa lamang China, kundi ang People's Republic of China. Ang Taiwan naman po, ang official name is Republic of China. So, One China Policy. Yan po ay very jealous po ang pagbantay ng China sa mga kumikilala sa Taiwan. Kukonti lamang po mga bansa ang kumikilala sa Taiwan bilang isang independent state. Tayo po, may One China Policy rin tayo. Lahat ng pakikiugnayan natin sa Taiwan ay on an unofficial capacity. Hindi pwedeng pumunta yung mga official natin doon sabagkat yan ay tacit recognition of Taiwan as an independent country. Ngunit, etong si House Speaker Nancy Pelosi tumalaw sa Taiwan, bagay na ikinagalit ng China. Nag-momorokolyo ang China ngayon. At pinatawag ng China yung embahador ng Amerika. Pagka ganun, ibig sabihin, sinamon ka ng pamahalaan ng isang bansa at kay ambassador doon ng isang ibang bansa. Galit po, galit. Kagalitan ka. At pumunta nga roon at pinatawag yung US ambassador at sabi sa kanya, "Piao si Kap Chow, ha? Bolang Chow." Sabi sa kanya, nagalit ang China. Bakit nyo pinapunta si Pelosi roon? Ano bang gusto nyo talaga mangyari? Kayo ba talaga yung nanaladya? Nagalit yung bigote namin dito, ha? Kami kale, tahiri, apuere, ha? Kami tampuin nyo, ha? Kami gyan, ha? Hindi, ganun po talaga kasi ang dami-daming protesta, ha? Lalo na ngayon na lumanding na pala. At ang sabi naman nitong si Pelosi ay ang kanyang pagbisita ay isang pinapakita nila dito sa pagbisita na ito ang kanilang walang humpay na pangako na paninindigan na ang Amerika ay sumusuporta sa demokrasya ng Taiwan. Mapikat ito actually recognition ito ng Taiwan At sabi naman ng Taiwan, ang ibig sabihin daw ng pagbisitang yon ni Pelosi ay rock solid. Matibay, parang bato. Nasaan kaya si Darna kung may bato? Ding ang bato! Pinanood niyo ba? Ako hindi eh. Cute ba si Jane De Leon? Anyway, napupunta sa Darna eh. May bato pa kasi nalalaman. Itong si... itong si yung Taiwan sabi daw nito ni Chinese Vice Foreign Minister Xi Feng sabi nila itong ginawa nyo hindi maganda ito mapananagutan nyo ito ng matindi at hindi kami titigil, hindi namin palalampasin ito. Strong words, strong words. Nakakatakot ito. At nag high alert na pala para pakitang sila ay garet ng high alert ang Chinese military. Nagkaroon ng live fire. Live fire exercise. Ibig sabihin, hindi naman ito atake, pero sila ay gumawa ng mga parang ensayo. Pero ang ginagamit nila tulay ng mga aparel, missile, ha? Ito ay ibig sabihin, pinakikita nila, cyber rattling ito. Mabigat po ito. Sana naman ay huwag matuloy itong hostilities na ito sapagkat lahat po tayo ay magsasuffer dito. Gawa ng napakalapit po sa atin ito, ha? Hindi po malayo sa Pilipinas ito. May mga treaties tayo sa Amerika. May visiting forces agreement tayo. Anong magiging epekto dyan? Baka magpadala rito ng forces ang Amerika
para papuntang Taiwan, di ba? Dumaan sa Clark si Pelosi, di ba? Weather. Dumaan sa Clark eh. Kaya nakakatakot ito, nakakasyokot ito mga kasama ha. Ayun ang sinasabi ko, dapat may ROTC talaga tayo para lagi tayong handa. Nako, mabigat ito at medyo nagigilian. Siguro na kailangan natin, di ba si Pelosi ang involved dito, dapat magpadala tayo ng isang international law expert doon para kausapin sila. Si Harry Roque siguro ha, i-recommend ako, international law expert yan. At saka siyempre, ang kakausapin si Pelosi, ang dapat kumausap si Peloka. O, di ba? Si Harry Roque, di ba? Pelosi, meet Peloka. Ay, nako, nakakaloka. Lalo na ito, bago tayo magtapos ha. Babala lang, ha? Asawa ni Babalu na naman. Dalawang bagay, meron daw bagong variant ang itong COVID. Yung Centaurus. Kaya kaiingat po kayo at tumataas na rin ang insidente na naman ng COVID. At hindi lang COVID ang dapat pangalagaan natin ngayon. Matamok, nag-uulan, dengue. Umaangat na rin ang umaangat. Ito pala sa Central Luzon, 13,000. Central Visayas, 8,900. NCR, 694. Wala naman tayong bakunat sapagkat yung Dengvax siya nga ay napatunayan na ang daming namatay. Hindi nyo ba ako ma-message dyan mga kasama at kuhan? Ito. Baka may message tayo dito kung sinong mag-host nung susunod na ating programang tambayan. Ito na. Pinadala na ako ng message. Yay! Ayan, okay. At sa notang yan mga kasama ay magbibigay daan ako ang Yeses Yoto Pasha sa susunod na programang tambayan. Ang pangungunahan ni Atty. Nick Nangit at ang kaakit-akit na si Miss Maui Spencer. Yan. Sa ngalan po ni Binibining Tala Saldivar, Miss Expose, anak ng mayon, laging magayon. Ito si Atty. Ferdy Gasulito, Mr. Sex Appeal Topacio na nag-iwan po sa inyo mga katagang susukin sa inyong pagnanasa. Ikitil sa inyong kasalanan at titimo sa inyong kaisipan na no. Huwag makikipin. 1, 2, 3 Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasyo, kasama si Binibining Tala Saldivar. Yes Yes Yo!